Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, November 15, 2024. At latest update sa bagyong Ophel at bagyong Pepito. Sa kasalukuyan at ayon sa PAGASA, hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel, ay nakapasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Manny at pinangalanan nga ito ng PAGASA na bagyong Pepito. Ang bagyong Pepito nga ay huling namataan sa layong 945 kilometers east ng Eastern Visayas. Isa itong severe tropical storm na taglayan lakas ng hangin na umaabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 125 kilometers per hour. Kumikilos westward sa bilis na 35 kilometers per hour. Dahil nga sa bagyong Pepito ay may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa may Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern and southern portion ng Sorsogon, northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at northeastern portion ng Samar. Ang pinakamataas nga na tropical cyclone wind signal na itataas dahil sa bagyong Pepito ay tropical cyclone wind signal number 5. Samantala, ang bagyong Ophel naman ay kasalukuyang nananalasa pa rin sa may extreme northern Luzon bilang isang typhoon category. Huli naman itong namataan sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Taglayan lakas ng hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 200 kilometers per hour. Kumikilos northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil naman sa bagyong Ophel, may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 4 sa may northern portion ng Cagayan. Habang tropical cyclone wind signal number 3 naman sa may southern portion ng Batanes, central and southern portion ng mainland Cagayan, northern at central portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. Habang tropical cyclone wind signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ipugao, northern and central portion ng Ilocos Sur, at northern portion ng Aurora. Dahil rin sa bagyong Ophel, ay asahan pa rin ng heavy to intense rain sa Batanes at Cagayan, habang moderate to heavy rains naman sa Ilocos Norte, Apayao at Abra. Pinapayuan ng lahat ng mga residente sa mga lugar na maapektuhan na maganda at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lakas at paggalaw nitong si Bagyong Ophel, ang Bagyong Ophel ay inaasahang patuloy na kikilos sa direksyon na northwestward at mag-landfall o dadaan malapit sa Babuyan Islands bago ito mag-north, northwestward hanggang northward ngayong araw hanggang bukas ng umaga sa katubigang kanluran ng Batanes. At ito rin ang oras na nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos nito ay gagalaw ito sa direksyon na northeastward patungong Taiwan habang papasok muli sa Philippine Area of Responsibility sa weekend. Inaasahang magpapatuloy na ang paghina ng bagyong Ophel sa mga susunod na araw hanggang sa malusaw ito. Para naman sa magiging lakas at paggalaw ni bagyong Pepito, dahil sa high pressure area sa timog Japan, inaasahang kikilos sa direksyon na westward sa susunod na 24 oras ang bagyong Pepito bago ito mag-west northwestward hanggang northwestward sa Philippine Sea habang dumadaan malapit sa Eastern Visayas at Bicol Region. Posibleng mag-landfall ito sa Eastern Central Luzon ngayong weekend, ngunit posible pa rin na magbago ang forecast track ng bagyo, lalo na sa mga susunod na 3 hanggang 4 na araw, kaya ang landfall point nito ay maaaring magbago mula Eastern Central Luzon hanggang sa Eastern Visayas. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito ngayong Lunes. Inaasahan rin na magpapatuloy ang paglakas ng bagyong Pepito at maging typhoon ito ngayong araw. Posible din na maging super typhoon ng bagyo bukas ng hapon o gabi at mag-landfall sa kanyang peak intensity.
Dahil sa land interaction, posible itong hihina at maging typhoon category muli ngayong Linggo ng gabi hanggang sa lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng PAGASA. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA ay may nakataas pa rin na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang ng Mabuyan Islands, Isabela at northern coast ng Ilocos Norte. Dahil pa rin ito sa bagyong Ophel. Meron pa rin tayong storm surge warning na abot sa 3 metro na daluyong sa may Cagayan at Ilocos Norte. Habang 2 hanggang 3 metrong daluyong naman sa Aurora, Batanes, Ilocos Sur at Isabela. Payo ng PAGASA ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing seaboards. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone!